kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Kanino ito ipinangalan? Saan ito nanggaling? Ano ang naganap dito? Ito ang literal na Kwentong Bayan GPS Podcast. GPS Podcast. Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast at sa videocast. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast at Apple Podcast at napapanood sa YouTube at sa Facebook. Kung kayo po ay nanonood po sa ating YouTube channel na podcast ni Mans, don't forget to click the subscribe button pati na rin po ang notification bell button para masundan niyo po yung mga susunod na episodes ng GPS Podcast pati na rin po ang Fact on Track sa podcast. And also, kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook page sa podcast ni Mans, don't forget to like and follow our page. And also, i-share nyo na rin po ito sa mga friends ninyo. Kuis Mans, Miyerkules ngayon, di ba? Di ba, usually tuwing Biyernes ka nag-a-upload ng ano ng GPS podcast. Eh bakit meron ka ngayon? Parang isang pandagdag na episode lang ito sa GPS podcast kung kaya't nag-upload tayo ngayong araw ng Miyerkules. Yes, tama ka ano, mga kapodcast. Tama kayo. Tuwing Biyernes nga tayo nag-a-upload pero for this week lang naman tayo mag-a-upload ng ating video at ng ating audio ngayong Miyerkules. Okay? Isang beses, di ba, na gawa na nating mag-upload ng... Actually, wala tayong in-upload ng Biyernes pero Miyerkules meron noong Holy Week special natin regarding about ito sa Visita Iglesia de Manila. Actually, it's Holy Tuesday and Holy Wednesday naman yun. Okay? So, let's move on. So, today, pag-uusapan naman natin ngayon, gaya nga ng nabanggit natin nung Biyernes sa GPS Podcast, pag-uusapan naman natin ngayon ang lungsod ng San Juan. Kwentong Bayan Bakamo, tunghayan dito sa GPS Podcast. Ang dakilang lungsod ng San Juan. Matatagpuan ito sa pinakasentrong bahagi ng National Capital Region o NCR. And so pakita ngayong mapa ng NCR. Ayan, very good. So sa mga nakikinig po sa ating mga audio platforms, yun pala ang tama yun. Ulit-ulit ko sinasabi, podcast platforms, audio platforms pala. Sorry. So sa mga nakikinig po sa ating mga audio platforms, so Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast at Apple Podcast, meron ako pinapakita dito sa screen na mapa ng National Capital Region o NCR. Sabi ko nga, ang lungsod ng San Juan ay matatagpuan sa pinakasentrong bahagi ng Metro Manila. So kung titingnan nyo maigi, ito ang lungsod ng San Juan, ayan. Sakong-sako, nasa sentro siya ng NCR. At kung mapapansin mo, parang yung hugis ng mapa niya, parang hugis puso. So parang ito yung parang pinakapuso ng Metro Manila. Sa hilaga ng San Juan, matatagpuan ang lungsod ng Quezon. Sa timog naman ito, ang lungsod ng Mandaluyong. Habang sa kanluran naman ito, ang lungsod ng Maynila. So tuloy tayo. Ang lungsod ng San Juan ay may lawak na 5.94 square kilometers. As of 2015 census ng Philippine Statistics Authority, 122,180 ang kabuuang populasyon ng lungsod. Ang San Juan ay binubuo ng 21 mga barangay. Ngayon ng San Juan ay bahagi noon ng Kingdom of Namayan. Ayon sa mga historiador, huling pinamunuan noon ni Lacantagian at ng konsorte niyang si Bowan ang bahaging ito ng Namayan. Nang masakop ng mga Kastila sa pangungunan ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila noong 1571,
ang dating kaharian ng Namayan ay naging parokya na ng Santa Ana na pinamumunuan noon ng mga paring Pransiskano. Habang ang bahaging pinamumunuan ni na Lacantagyan ay Bowan ay pinangalanan namang San Juan del Monte, kasunod sa naging patrong santo nito na si San Juan Bautista at dahil na rin sa maburol at mataas nitong lupain. Mula sa pagiging baryo ng Santa Ana, naging isang bayan, sakop ng lalawigan ng Tondo bago pa siya maging lalawigan ng Maynila, ang San Juan del Monte noong 1783. Dito kasi ay sagana ang bayan sa supply ng malinis na tubig at pinagkukunan rin dito ng mga supply ng pulbura at armas. Bukod pa riyan, payapa at tahimik rin noon ang bayan ng San Juan del Monte. Dahil kilalang source ng malinis na tubig at bago pa ang taunang pista ng basaan sa lungsod, binuksan noong 1882 ang Carriedo Water System pati na rin ang San Juan Reservoir na kilala rin sa tawag na El Deposito. Itinayo ito bilang solusyon sa problema sa patubig sa Maynila. Pero pinaka nakilala ang San Juan bilang ground zero ng himagsikan noong 1896. Pechang August 30, 1896, lumusob ang mga katipunero sa pamumuno ng Supremo na si Andres Bonifacio at ng utak ng katipunan na si Emilio Jacinto sa El Deposito at El Polvorin sa San Juan del Monte. Bagaman natalo si Bonifacio sa labanan ito, ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng himagsikan. Kasi supposedly, ito may kwento ako dito mga kapodcast. Ang original na target ng mga katipunero noon ay Maynila. After nilang punitin ang kanilang mga sedula sa Barrio Pugadlawin sa Balintawak na bahagi noon ng Caloocan, which is now bahagi na ng Quezon City. And then, yun sabi ko nga, supposedly ang target nga nila is Maynila kasi nandun yung pinakasentro ng pamahalang Kastila. Pero ang problema lang, may isang bagay na wala sila. At ano yun? Armas. Wala silang armas. Kung kaya't doon nila nilusob ang San Juan del Monte kasi doon sa El Polvorin, nandoon ang imbakan ng mga armas at ng mga pulbura. Mula 1901 hanggang sa mabuo ang National Capital Region o NCR noong 1975, bahagi noon ng lalawigan ng Rizal ang San Juan. June 16, 2007, ganap ng isang lungsod ang San Juan sa bisa ng Republic Act No. 9388. Isinulong ito sa kamara ng kanilang kinatawan na si Representative Ronaldo Zamora. Lungsod ng San Juan ay tinagurya ang Changi Capital of the Philippines dahil dito matatagpuan ang mga dinarayong shoppingan sa lungsod. Ang Green Hills Shopping Center, ang Vira Mall o mas kilala rin bilang V Mall at ang Santolan Town Plaza. Binansagan ring City of Philippine Presidents ang lungsod ng San Juan dahil dito nanuluyan ang apat sa mga naging pangulo ng Pilipinas habang sila'y nanunungkulan. Sina Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, Joseph Estrada na minsan ring nanungkulan bilang alkalde ng dating bayan ng San Juan mula 1969 hanggang 1986, pinakamahaba sa kasaysayan ng lungsod ng San Juan, at si Gloria Macapagal Arroyo. Tuwing June 24 taon-taon, ipinagdiriwang ang Wata Wata Festival. Ito ay ang pista ng kapanganakan ni San Juan Bautista at ipinagdiriwang ito ng mga locals at mga dayo sa lungsod sa pamamagitan ng kanilang tradisyonal na basaan kung saan nagsasabuyan sila ng tubig sa isa't isa. Dito ay isinasapamuhay nila ang ginawang pagbautismo ni San Juan Bautista kay Jesucristo sa Jordan River. Kaya nga may mga sinasabi nga yung iba na pag halimbawang pista ng San Juan tapos nagbabasaan, bawal dumaan doon sa San Juan ang mga pikon. Tama ba ako, Enzo? Bawal ang pikon. Kapag halimbawang dayo ka doon sa San Juan tapos
sinabuyan ka ng tubig, binasa ka nila, baki party ka na rin, okay? Kasi sabi ko nga, part yun ng kanilang tradisyon tuwing June 24. Ilan pa sa mga matatagpuan dito sa lungsod ng San Juan ay ang government center nito na ito, katulad nung nakikita ninyo sa screen, sa mga nakikinig pa rin sa mga audio platforms. Ito ang government center ng lungsod ng San Juan, parang ito yung parang city hall nila. Ang San Juario del Santo Cristo o mas kilala rin bilang simbahan ng San Juan del Monte ang pinaglabanan shrine kung saan sumiklab ang himagsikan noong 1896. Ang Museo ng Katipunan, Agora Public Market, Xavier School na isang pribadong paaralang pinatatakbo ng mga paring Hesuita at eksklusibo lamang para sa mga lalaking Chinoy, ang Immaculate Conception Academy Green Hills na eksklusibo lang din para naman sa mga babaeng Chinoy, ang Club Filipino kung saan nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo noong February 25, 1986, at ang Phil Oil Flying V Center kung saan ginaganap ang ilan sa mga basketball at volleyball games, at dito rin ginanap ang 3x3 basketball at esports tournament noong 2019 Southeast Asian Games. GPS Podcast. Dagdagan ko lang ano, ang Phil Oil Flying V Center, mga kapodcast, ito ang nagsisilbing home court ng isa sa mga malalakas na koponan sa Maharlika Pilipinas Basketball League na lagi kong sinusubaybayan yan, ang San Juan Knights. 2019 Datu Cup Champions, National Champions. Okay? At yung mga home games ng San Juan Knights ay doon nilalaro sa Phil Oil Flying V Center. So in conclusion, mga kapodcast, isa rin ang San Juan sa mga makasaysayang lungsod sa Metro Manila. Bukod pa ang Caloocan, bukod pa ang Maynila, bukod pa ang Quezon City, isa rin ang San Juan sa mga naka-highlight din sa kasaysayan ng Pilipinas. Quizmans, ano-ano bang mga daan para ano, para makarating ka dito sa San Juan? Meron dito Ortigas Avenue, saan manggagaling ka pa dun sa may galeria, sa may EDSA Shrine. Tapos dadaanan mo yung gusali ng POEA, dire-diretso papunta ka na ng San Juan. Aurora Boulevard, paglagpas mo ng Broadway Centrum sa Quezon City, tawid tulay, and then nandun ka na sa San Juan. Also, ano pa ba? And Domingo, tapos meron ding parang kadugtong doon ng Araneta Avenue from Quezon City papunta sa San Juan. And also, nandun din sa San Juan ang nag-iisang istasyon ng LRT Line 2 which is sa J. Ruiz. Okay? So, patikim pa lang ito mga kapodcast ng ating podcast week. Bukas sa Fact on Track sa podcast ay abangan ninyo dahil hindi naman sa magarbo ano, pero parang star-studded ang topic natin bukas sa Fact on Track sa podcast. Abangan nyo po yan, star-studded pero controversial. Ano naging controversial? Basta abangan nyo na lang bukas at kung nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel na Podcast Imans. And meron pa rin tayong GPS Podcast this coming Friday at ang pag-uusapan naman natin doon ay ang mga districts naman sa buong lungsod ng Maynila. Again, ang topic natin this coming Friday sa GPS Podcast, mga distrito sa lungsod ng Maynila. So kung nagustuhan niyo po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans. And don't forget to click the notification bell button. And sundan niyo rin po at ilike ang ating Facebook page, Podcast ni Mans. And also sundan niyo rin po ang Fact on Track at GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, at sa Apple Podcast. Para lang to sa GPS Podcast. And also, sundan nyo rin po ako sa aking mga social media accounts, sa Twitter, sa Instagram, sa Laika, sa TikTok, at abangan nyo rin po ako sa
aking Kumu account, pagkakaroon po tayo ng live stream doon at podcast ni Mans. So abangan nyo lang po yan mga kapodcast. I think ang pag-usapan yata natin doon is more on basketball trivias, basketball history, sa anything about basketball, whether Philippine basketball man yan or world basketball, pwede nating saklawin dyan ang mga facts, mga trivias, mga historical events sa NBA. Syempre, kailangan ko ng consultant dito. Andiyan naman si Enzo na laging sumusubaybay sa mga kaganapan sa NBA. So ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan. Hindi ko na sabihin na na GPS pa fa contract sa podcast. Ito po ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS podcast. God bless everyone, God bless the Philippines, purihin po ang Panginoon. Kita-kits tayo bukas para sa Fact on Track sa podcast alas 5:30 ng hapon sa YouTube at sa Facebook. Pero una nyo na po itong mapapakinggan sa ating mga audio platforms. Ito ang GPS podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang. Thank you.